Mula sa mga kalsada, mga gusali at maging sa katayuan ng mamamayan ay lubos na kapansin-pansin ang pagbabago ng lungsod ng kabanatuan nitong mga nakalipas na taon. Sa kadahilan ng tayo ang sentro ng komersyo, edukasyon, pati na rin sa aspetong pangkalusugan, hindi maiiwasang umabot na ang ating daytime population sa halos mahigit 1 milyong katao. Isa ito sa tunay na dahilan kung bakit tuluyan ng sumikip ang trapiko ng ating kabayanan. At ito ang dinatnan ng Administrasyong Vergara taong 1998. Sa kabila ng naising isaayos sa mga kalsada, ito ay hindi maisakatuparan sa kadahilan ng sadyang kapos ang yaman ng kabanambayan. At dito na nga isinagawa ang kauna-unahang pangmalawakang reorganisasyon ng isang LGU sa buong Pilipinas taong 1999. Sa kabila ng pagtutol at pamumula na nakararami, minarapat ng Administrasyong Vergara na ito ay ipagpatuloy at panindigan ng ayon sa batas ng Civil Service. Ito ay nagdulot ng taunang karagdagang pera at pondo na umabot hanggang 187 milyon pesos. Perang natipid na pangpasweldo para maibalik bilang serbisyo sa tao. Atin ding pinagtuunan ng pansin ang tamang pangongolekta ng buwis na muling nagdulot ng karagdagang yaman sa kabanambayan. Kasama rin ito ang pagsasaayos ng isang 50-year master plan program na magbibigay tiin sa pagplano ng isang tunay na maunlad na bukas para sa kabanatuan. At isa dito ang aspetong pang-imprastruktura kung saan ay isasaayos ang lahat ng kalsada ng lungsod. Dito rin ay namili tayo ng mga heavy equipment katulad ng mga sumusunod. Kasabay ng mga kaganapang ito ang pagplano rin ng pamahalaang nasyonal. Isa rito ang ginawang pag-aaral ng Japan International Cooperation Association o ang JICA noong 1999. Isang planong magsasaayos ng Pan-Philippine Highway at Manila North Road bilang pangunahing kalsada na magdurugtong ng Hilaga at kanluran ng Central Luzon. Isang kalsadang magpapagaan ng daloy ng trapiko lalo na dito sa lungsod ng kabanatuan. Ngunit ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan. At dito nabuo ang pagnanais ni Mayor J. Vergara na pangunahan na ang nasabing proyekto at gumawa ng paraan ayon sa kakayanan ng kabanatuan. Habang isinasaayos ang lahat ng kalsada ng lungsod, taong 2001 nang minarapat ng Administrasyong Vergara na makipag-ugnayan sa noon ay gobernador ng Lalawigan, Governor Thomas N. Hosson III. Dito rin ay kinausap ni Mayor J. ang dating mayor ng Santa Rosa na si Mayor London Marcelo. Isang kasunduan ang nabuo kung saan maglalagay ng isang sementadong daan simula sa kabanatuan, daraan ng Santa Rosa at lalabas ng Tambuating San Leonardo. Sa kasunduang semento ni Tommy, gasolina ni London at equipment ng lungsod ng kabanatuan. Sa pagkainip ay minarapat ni Mayor J. na pangunahan na ang kasunduan sa pamamagitan ng pagtatambak sa nasabing kalsada gamit ang gasolina at equipment ng kabanatuan. Subalit kalaunan, dala ng nalalapit na eleksyon ay napulitika ang nasabing kasunduan. At ito ay tuluyan ng naglaho. Ang iniwan nito ay isang kalsadang lupa na nagmula kabanatuan hanggang Tabuating San Leonardo. Ito rin ay nag-iwan ng isang pangarap na tanging naging panaginip na lamang. At lumipas ang panahon kung saan naubusan na ng termino ang mahal na alkalde ng kabanatuan. Sa pagpapalit ng administrasyon ay tuluyan nang nabaon sa limot ang nasabing proyekto. Taong 2010 nang muling bumalik si Mayor J. At sa kanyang pagbabalik ay minarapat niyang ipagpatuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada at tulay ng lungsod ng kabanatuan. At isa na nga dito ang nabaon sa limot na kalsada na mag-uugnay mula sa kabanatuan, Santa Rosa at San Leonardo. Sa kabila ng pagpigil at pangaabala ng kasalukuyang gobernador ng Nueva Ecija ay nagawa nating tapusin ang Emilio Vergara Road mula Valle Cruz
hanggang umabot sa kailugan na naghihiwalay sa lungsod ng Kabanatuan at bayan ng Santa Rosa. Dito rin ay naisagawa natin ang isang tulay na tinaguriang Minatula Bridge. Sa kagustuhan ni Mayor Jay na may sakatuparan ang dati niyang pangarap, ay minarapat niyang kausapin ang kasalukuyang mayor ng Santa Rosa na si Mayor Otet Angeles. Sa pamamagitan ng Batas RA 7160 Section 33 ay nagkasundo ang dalawang panig kung saan nabuo ang pagkakaibigan at pagtutulungan, di lamang ng mga nabanggit na personalidad kundi pati buong komunidad ng lungsod ng Kabanatuan at bayan ng Santa Rosa. Ayon sa nasabing batas, Section 33, pinagkaisang pagkilos ng bawat pamahalaang lokal. Ang bawat pamahalaang lokal ay maaari sa pamamagitan ng ordinansa ay magsama-sama ng kanilang kalakasan, kaalaman, kagalingan at yaman sa isang gawain na makakabuti sa kanilang lahat. Sa pagsang-ayon ng kani-kanilang sangguniang panglungsod o bayan at sa pagkakaroon na rin ng sangguni sa taong bayan, maaari nilang pagsamahin ang kanilang yaman, lupain at kagamitan at lahat ng uri ng pag-aari pati na kani-kanilang mga tauhan o pwersang manggagawa sa pamamagitan ng isang kasunduan. Ang nasabing proyekto ay isang kalsadang isasagawa sa lupain ng Santa Rosa na kung saan ito ay magmumula sa bagong tulay ng Minatula hanggang Barangay Soledad ng Santa Rosa. Ito ay durugtong sa sementadong kalsada ng Santa Rosa patungo ng Fort Magsaysay. Sa serye ng mga pagpupulong na naganap ay nagkaroon na sila ng kani-kanilang pagsunod sa proseso ng batas hanggang magkaroon na nga ng paglanda ng isang kasunduan na magbibigay katuparan sa nasabing daan. Sa kabila ng mahabang panahong lumipas, sa kabila ng mga pangako at pangarap na napaon sa limot at sa pamamagitan ng isang tunay na kasunduan ay nalapit na lalo ang bayan ng Santa Rosa sa puso nating mga taga-Kabanatuan. Isang patunay lamang na ang pagtutulungan kung nasa puso ng bawat ninuman, ang dulot nito ay tuwa at saya sa bawat mamamayan.